Hi guys! Magandang tanghali guys sa inyo lahat. Ayan. So ako guys ay nag-prepare dito ng pananghalian. Ayan. So mayroon ako dito guys. Ayan. So munggo. Magmumunggo ako ngayon. Tanghali. Ayan. So ito guys ay para sa aming tatlo lang. Ayan. So binabad ko siya para pag pinakuluan ko ay madali na. Ayan. At syempre, ang ihahalo ko dito ulit ay yung brown or yung hipon. So, medium size ang ginamit ko at medium marami kasi maraming sahog, mas masarap, diba? At syempre, ang kape, hindi yan mawawala. At maghahalo lang din ako dito guys ng pancita. Ayan, so ito ay nabili ko sa Spinis. So, ito ay Italian brand. Ayan. So, dalawa to guys. Ang gagawin ko lang dito guys ay hatiin ko. Yung isang box lang. Ayan. So, yung gagamitin ko dito. Kasi ito ay marami na at may hipon naman ako. Ayan. So, ito, since wala po ako dito dahon ng ampalaya, gagamit lang ako dito ng syempre yung bunga. Diba? So, isang piraso to, bali, kalahati lang yung ginamit ko guys kasi inisip ko baka ay pumait. So, ito lang, kalahati. Then, nag-slice ako ng malaking kamatis. So, marami siya guys kung napansin nyo kasi sobrang laki ng kamatis. At, syempre, onion. Ayan. So, malaking onion din. Marami. Pero, dalawang piraso lang to guys. And then, syempre, maraming garlic or bawang. In-slice ko lang siya ng maninipis dahil guys gusto ko dito sa munggo ay ginigisa. Yan yung gusto ko sa munggo ay gisahin lang. So yung kape ko ay medyo malamig na. At meron nga pala ako dito guys. Ayan. So dahon ng saging nabili ko. At since wala ko dito isda, iniisip ko ay siguro sa mga sunod na lang na araw dahil may gulay ako dito guys. So, unahin ko muna yung mga gulay kasi baka masira na naman. So, ito naman ang saging ay okay lang naman, di ba, pag nangitim siya. Kasi babalot ko lang ito sa isda. So, dyan lang muna yan siya. Inaya ako lang muna yan dyan. Tapos sa mga sunod na araw guys, na plano ko ako ay mag-sushi. Kasi matagal na akong hindi nakatikim ng sushi. Noong nandun pa kami sa Abu Dhabi, so mahigit na isang taon. At matagal na rin akong hindi nakapagawa ng sushi. Ang last ko na kain nito ay yung nag-brunch kami sa may Alwada Millennium. Ayan, so pag nagbabraay sa Crown Plaza pa pala. Ayan, so ito yung lagi kong in-order. And then, so gumawa ko nito. Dati lagi ako gumagawa nung nasa Abu Dhabi ako. Ayan, so binibigay ko sa mga naging kaibigan ko doon sa simbahan. Ayan. At minsan, nung pumunta dito sa amin sa UAE si Ate Lisa. Ayan. So, pag bumibisita dito sa amin, ayan. So, ginagawan ko sila ng sushi. At last time pala si Irene sana ay gusto ko gawa nito. Yung piloto doon na sa Abu Dhabi na friend ko. Ayan, friend namin. Ayan, so, hindi ko siya nagawa kasi lumipat na kami dito sa Dubai. At, ayan guys, so ito yung pananghalian ko namin, tatlo. So, ako lang naman dito mag-isa dahil yung isa ay nasa opisina. Lulutuan ko din siya guys ng para sa kanya. So, nilabas ko na rin yung para sa kanya guys. Ayan, dahil tapos na ang Ramadan. So, uwi siya dito sa bahay mamaya. Kanina umalis siya ng 7. So, babalik siya mamaya mga mag-aalas 6. Ayan. So, nilabas ko yun sa kanya, beef. At mayroon ako ditong nabili na karaan, guys, na mga pang ready-ready na siya. Na nakabuti-buti na sauce. So, madali lang yun sa kanya. Yung mga ganito, guys. Ayan. So, may 8 ako nito. At iba-ibang klaseng sauce siya. Ito yung lagi sa kanya. Ayan. So, Rogan
Joe's. Ito yung lulutuin ko sa kanya today. At sa aming tatlo, yung dalawa ay dadalhan ko ng ulam, si Kay at saka si Jen. Ayan. So, inisip ko mag-sushi, kaso nga lang ay kailangan ko bumili. Gusto ko sa sushi kasi guys ay may mangga. Ayan. So, gagawa ako ng may part na may mangga. Ayan. So, hindi lang carrots or pepino or whatever. So, gusto ko din may mangga. So, gusto ko kasi guys, pag ako'y gumagawa, marami kang pagpipilian. So, hindi lang iisa o dalawa. So, gusto ko marami lagi. Ayan. Kasi ganoon naman talaga guys. Pag once na marami kang pagpipilian ng pagkain, ay mas lalong masarap. Diba? Parang pag-ibig ko lang. Parang pag-ibig ko lang sa'yo. Parang pag-ibig ko lang sa mahal ko eh. So, dapat ganoon din kayo guys. Diba? Huwag natin tipirin yung yung pagdating sa kusina, yung kinakain natin. Ayan. So, huwag natin tipirin guys kasi mas lalong masarap kasi guys pag hindi tinitipin. Ayan. So, mayroon pa ako dito pala guys. Ayan. Naglaga na ako kahapon at hindi ko naman naubos kasi ako lang naman na, guys ang kumakain. So, nandun sa fridge at hindi ko alam baka babalutin ko yun at bibigyan ko ulit yung dalawa. Kasi kisa naman masira, di ba? Ayan, so may mga pansit-pansit ako dyan at nakalimutan ko mayroon pa pala ako sa cabinet stock. So, hindi ko alam. So, dahil nga po ay tapos ng Ramadan ako mag-start na magpakargo ulit. So, ito, dahil mayroon pa pala ako dyan stock ng mga pansit-pansit, hindi ko na napansin guys kasi mga nakapang linisin ko yan sa sunod days na araw. So, papakita ko sa inyo kung anong laman ng cabinet namin. So, maraming stock ng cans. Kasi tuwing punta namin sa supermarket, yung isa ay panay din kuha. So, hindi niya alam. At ako rin naman, hindi ko naman check kung ano yung mga laman ng cabinet namin. Na-stock na can. So, nagtambakan na siya. So, ayun guys. Ako ay muna magluluto. Ayan. So, habang ako dito ay tapos na. Ayan, yung kape ko na nanood ako. Mag-aabang ako guys mamaya ng Miss Universe. Mag-a-alarm ulit ako ng 3 a.m. ng madaling araw at ako ay kigising dahil manonood ako ng live. Dahil useless lang yung buto-buto ko guys sa Miss Universe kung tulugan ko, di ba? So, talagang nag-install ako ng apps nila kasi mayroon doon guys na magbuto ka. Ang unang buto mo ay libre. So, kung gusto mo pa talaga ng maraming points, mayroon doon. So, nakatatlong buto ako guys. At pati Lazada guys, ginawa ko pa yan guys. Talagang sinubaybayan ko talaga. Ito yung first time ko na gusto ko yung sa Miss Universe na si Rabia. Talagang nagboto talaga ako guys ng ilang dirham yun. Ayan, pati sa Lazada, nakarating na rin ako ng Lazada guys, nagboto din ako. Talagang kinarare ko talaga guys yung Miss Universe po. Inisip ko naman, kung hindi lang din naman siya manalo, so okay lang din, di ba? At least ginawa niya yung part niya para sa Pilipinas, o di ba? At yung isa ay minsan naiinis ako sa isa kasi ini-storbo ako. Sabi ko, wag mo ko i-storbo yun kasi seryoso ako. Once a year lang naman itong Miss Universe. First time lang din naman akong talagang nag-import dito sa Miss Universe na to. So, pagbigyan mo na. Di ba? Ganun lang yun. So, ayan. I-update ko pala kayo guys sa cargo ko. So, yung cargo ko ay nasa Pilipinas na. And then, minessage ko na yung taga-cargo. Sabi sa akin ay, maximum 10 days ay nasa amin na. So, inshallah, walang drama. Kasi last time talaga guys, sobrang katagal-tagal. At, ayan. So, may dalawang box pa ako dito guys na kailangan kong punuin. So, mag-i-start na ulit ako. Mag-araw-araw mamili. Para may padala ko na yung para doon sa ate ko at saka sa Manila. Otherwise, mga pamangkin ko sakali na ako. So, ayan guys, mag-start ako mag-ipon ulit. So, shout out nga pala sa mga nakakilala ko na, mga nakalimot na sa akin. So, may ganun. Ayan. So, hindi. Minsan kasi guys, may time kasi guys na mga, yung mga na-ituring natin kaibigan, minsan naalala natin, di ba? So, mayroon kasi ako guys na noon, mga naging tinuring kaibigan na kalimot na. Siguro mga mayayaman siguro yun. Kaya hindi na ako naalala nila. Pero okay na. Sabay ka na. At i-shout out ko na lang din pala dito yung kinaiinisan ko. Sabay ka na.
Sana mapanood niya to, na inis na talaga ako sa kanya. So marami, malapit na siyang masita sa pagiging pakialamiran niya. Hindi to taga Pinas, guys, ha? Dito lang yan sa UAE. Kaya baka mag-isip kayo, mga taga sa amin, baka isipin nila sila. Hindi, dito lang yan sa UAE yung sinashoutout ko na malapit ko na talaga siyang masita kasi nakikialam siya ng gamit. Hindi lang gamit, nakikialam pa siya talaga ng privacy. At pinakikialaman niya yung mga kapwa niya, so pangit yung gano'n. At bakit ko siya isa-shoutout? Kasi sinabihan niya talaga ako na pag nakita niya akong seryoso, sinasabihan niya ako na hindi masaya. Pag nakita niya akong tawa ng tawa, sinabihan niya na ako na para daw ako nabinyagan. Kaya inis na inis ako sa kanya. Kaya sasabihin ko na dito, sana mapanood niya ay, ayan, shout out sa'yo. Baguhin mo yung ugali mo, huwag ka magsabi sa kapwa mo ng ganun. Kasi minsan din natin alam na ang kapwa pala natin ay hindi lumaki sa kalsada. Ayan. So ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, ganito lang yung itsura ko, pero hindi ako tumatambay sa kalsada. Hindi ako lumaki sa kalsada. Hindi ako nag-iisti sa kalsada mula umaga hanggang gabi. Kulang na lang matulog sa kalsada. Kaya huwag mo akong sabihin na para akong nabinyagan. Kasi number one, ayaw na ayaw ko yung mga salitang kalsada. Dahil sa tanang buhay ko dito sa UAE, 7 years mahigit sa Abu Dhabi at dito ay mahigit 1 year. So never pa ako naka-encuentro sa kapwa ako na pinagsabihan ako ng ganun na bakit hindi ka masaya. Tsaka bakit ka masaya, para kang mukhang nabinyagan. So ayaw na ayaw ko yung ganung terms, guys, kasi feeling ko yung mga babae nagsasabi ng ganung parang palengkera. Alam ba yun, yung lagi na sa kalsada nakikipagchismisa, yun yung feeling ko na pag nagaganon yung kapwa kong babae sa, at saka isa pa sa katanda-tanda ko nito, pagsabihan mo tapos kabata-bata mo pa, number one, kadalaga-dalaga mong tao, nagsasalita ka sa ganyan. So, pangit yung ganun. So, hindi mo lang perfecto, pero tumanda na lang ako ng ganito. Never ako nagsabi ng ganyan sa kapwa ko na para ka ng binyagan. Diba? Hindi, kung sa'yo hindi masama yun, yung sinabi mo. Pero sa akin kasi, guys, parang bastos. Kasi hindi talaga ako nagsasabi ng ganyan sa kapwa ko na para ka ng binyagan. At saka, hindi ko din ugali, guys, yung nakikialam ka ng gamit ng kapwa mo na hindi naman kayo close, hindi naman kayo magkaklala, hindi naman kayo magkaibigan, hindi naman kayo magkamag-anak. Yung makikialam ka ng gamit, ayoko ng ganun, guys. At saka yung makikialam ka ng privacy ng kapwa. Yung privacy ng mag-partner, ayoko ng ganun kasi basta pangit yung ganun. So sana mapanood mo to at yan, pasensya lang talaga tayo. Kasi pag malapit na talaga ako mapuno, pasensya lang talaga. Kasi sobrang lapit na. Dahil sinabi ko na to sa isa, nung una-una pa lang na nagsabi ka ng ganun, sinabi ko na talaga sa kanya na malapit ka na talaga. Kaya baguhin mo yung ugali mo, kung mapanood mo to, huwag ka mo ganun. Kasi number one, di tayo close. At i-label mo yung label mo sa label ko. Kasi ganito lang yung itsura ko. Sabi ganun. Nile-label ko din yung sarili ko sa mga nakakasalamuha ko. Kasi number one, ayaw talaga ng bastos ng ugali ko. Prangka na prangka talaga ako, guys. Kaya sana ay mapanood mo to para at least maging at ease ka. Diba? Maging aloof ka. Kasi hindi mo pala alam na may na-open ka na pala na kapwa mo. Kabayan, lalo na kung sanay kayo sa mga salitang kinalye, huwag natin dalhin sa iba nating nakakasalamuha. Kasi hindi natin alam, malay mo ma-open pala yon. Hindi pala siya sanay sa ganong salita. Kasi ako talaga, guys, ganito lang talaga itsura ko, pero hindi talaga ako lumaki sa kalye at saka ayaw na ayaw ko talaga yung salitang kalye. Kasi never ko talaga yan sa bahay, tinuturo sa amin, never ko yan at never ko talagang narinig yan sa bahay, yung ganyang salita. At sa tagal ko nga dito, guys, sa UAE, never ako napagsabihan o never ako nakarinig dito sa mga nakilala ko, mga previous na mga ganong kalye. Dito lang talaga ako, guys, sa Dubai na ka-encuentro. Dalawa na talaga sila, guys. Dalawa na sila kabayan na narinig ko na sinabihan ako na. Ang isa, bastos. Matanda na yun, ha. Minisits ako ng bastos. Siyempre, kumbaga, nababastosan na ako ayon. Hindi naman siguro nila sinadya yun. Kumbaga, sanay lang talaga sila sa ganong salita na, or I mean,
Oo, yung mga terms na salita na gano'n. Pero ako, guys, ayaw ko kasi yung gano'n. Kasi piling ko bastos yun eh. Dalawa na sila. Dalawa na silang kabayan talaga, guys, na narinig ko yung mga ganyang klaseng salita. So, for me, sa akin kasi, hindi, basta, wala talaga yan sa isip ko na ayoko na magkakaroon ako ng kaibigan or tinuturing ko na kakilala na may ganong salitang kinali. Kaya pasensya na talaga guys kung nasabi ko to na ayaw ko yung ganong ugali kasi piliin natin yung mga pinagsasabihin natin. Siguro mararamdaman mo din naman yan kung ang makakausap natin ng kapwa nating kabayan kung sanay ba sa kalye. So yun yung pagsabihan nyo ng ganyan. Ayan, so, dalawa na sila dito yung isa ay panay siya message. So, ini-ignore ko. Sinabihan pa naman ako na, uy, tama na yan. Tanghali na, bunutin mo na yan. So, diba, bastos? So, siguro yun ay lumaki din siguro sa kapitbahay, panay kapitbahay. Tapos, lumaki lang sa kalsada, mula umaga hanggang hapon, sa kalsada, kwentuhan. So, siguro ganon. Tapos yung isa naman dito na, isa naman na sumabi sa akin na parang nabinyagan ako, siguro ganun lang din. Kaya siguro pareho sila. Pareho silang status ng mga daily routine nila sa Pilipinas. Kaya pasensya talaga guys, kasi na-open lang din ako sa mga, sa inyo, kung hindi naman masakit yun, pero sa akin kasi bastos yun. Hindi tayo dapat nagdaganon sa kapwa natin. Lalo na pag hindi pa natin kilala. Kasi lalo ako guys, masinan talaga ako pagdating sa mga sinasabi na katulad niyan, bastos. Piling ko talaga, bastos talaga yung guys. Kaya, pasensya na kayo. Sana mapanood nyo to, kasi alam ko subscriber kayo. So, i-unsub nyo ako guys, kasi hindi kawalan to sa akin. Kasi bastos. Bastos talaga. Bastos yung ganung ugali. So, bye-bye na!